Diyos ko namang malapit to, Gino. Pagod na ako sa paglalakad. Saan ba tayo pupunta, Bicol? Tanong ni Boging habang habol ang hininga at patuloy sa pagtagaktak ang pawis mula sa muka. O nga naman, Pancho, saan ba ang bahay ni Lolo Ute? Si Kiko naman ang nagreklamo. Malapit na. Kaya kasi tayo napalayo eh, hindi ako pinayagan ni Itay na gamitin ang bangka. Baka raw may mangyari pa sa atin, paliwanag ni Pancho. Doon lang si Lolo Ute sa may kabila. Ayun ang kubo niya sa tabing ilog. Nakita nga ni na Gino ang tinurang kubo. Nag-iisa ito. Ni isang kapitbahay ay wala. Ang likuran nito ay malawak na bukirin. Matay mang isipin ni Gino, paano kaya nabubuhay nang mag-isa ang matanda? Ni isang poste ng kuryente ay wala. Ibig sabihin ay hindi sila pwedeng magtagal dito, baka tiyak na ubod ng dilim ang lugar at siguradong nakakatakot sa pagsapit ng gabi. Lalo na tapat pa ng bahay nito ang wawa, ang sinasabing tinitirhan ng halimaw. Hindi ba delikado dito, Pancho? Tanong ni Kiko. Hindi, saka huwag kayong mag-alala at si Lolo Ute ang bahala sa atin. May yabang na wika ni Pancho na huminto sandali sa paglalakad para sagutin ito. Bakit? Sino ba yung Lolo Ute mo, si Superman? Dala ng pagod ay may katarayang naitanong ni Joe. Hindi, pero tawak si Lolo Ute. Pabulong na wika ni Pancho. Tawak? Ano yun? Parang pansit ah. Tunog masarap. Nagmamadaling sabad ni Boging na tumatakam-takam pa. Kakatapos lang natin kumain, Bogs. Paalala ni Kiko sa kaibigan. Hindi pagkain yun, Boging. Paliwanag ni Pancho. Ang ibig sabihin ng tawak ay taong may kakambal na ahas at ahas? Kakambal niya, ahas? Halos pasigaw na sabad ni Joe. Oo, Joe. At dahil tawak eh, nakakagamot siya ng mga natuklaw ng ahas. Hindi lang yun, nakakausap pa niya ang mga ito. Panapos ni Pancho. Ahas, nakakausap? Oh, come on. Bulalas ni Boging. Oo, Bugs. At isa pa, sa ngayon ay si Lolo Ute lang ang nakakalangoy dyan sa ilog. Kahit gabi. Kahit gabi? Hindi siya natatakot? Gulat na tanong ni Gino. Ba't siya matatakot? Eh, tawak nga siya. Muli ay nagpatuloy silang maglakad patungo sa kubo ni Lolo Ute. Naging tahimik na ngayon ang kanilang paglalakad at kahit bulong ay hindi kariringan ang grupo. Lahat ay umaasam sa mga susunod na mangyayari, kung sino talaga itong si Lolo Ute at ano ang eksperyensya ang matatamasa nila sa matandang may kakambal daw ng ahas. Ngunit sa loob-loob ni Gino ay pawang pagdududa. Dahil laking syudad, ngayon lang siya nakasagupa ng mga taga-baryo. Mapaniwalain sa mga sabi-sabi, sa mga raw at daw, at eto pa si Lolo Ute. Ano na naman kayang daw at raw ang maririnig nila dito? At ang pagiging tawak nito? Ano na naman kalokohan ito? Sandali pa'y napailing na lang siyang natawa. Nang biglang naging seryosa ang mukha ni Gino, may ligaw na bulong kasi ang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang diwa. Kung siya lamang ang nakakalangoy sa ilog kahit gabi, hindi kaya siya ang halimaw? Dapat talagang makilala namin siya. Dapat palang imbestigahan din si Lolo Ute. Tiyak na marami siyang ipaliliwanag sa amin. Nawika niya sa sarili. Maraming salamat sa pakikinig. Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa sikat na 90s YA series na pinamagatang B1 Gang Adventure and Mystery Series, Book 1, Halimaw sa Wawa. Ngayon ay ginawang podcast series para muling bigyang buhay. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na chapter ng B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 1, Halimaw sa Wawa.